Nancy Reformado, 53 years old, taga Pasig. Lubos po ang pagtitiwala ko at kumpiyansa sa 4DA dahil mismo ako po ang nakasubo at nakagamit nito. Dahil minsan pong nagkaroon ako ng maraming karanasan, dito ko nakita ang kagandahan ng 4DA. Nung bata pa po ako, mahilig po akong kumain at naging ugali ko na rin po ito nung ako po ay nagtrabaho sa isang hotel. Isa po akong cashier, receptionist noong mga panahon na yon, na-expose po ako sa mga iba-ibang klase ng experience, iba-ibang klase ng pagkain. Hindi ko po inintindi yung food intake ko at hindi rin po ako nagkaroon ng health conscious. Bagus po, kumakain po ako ng mga hindi healthy. After year 2014 po, nagsarado po ang hotel. Nawalan po ako ng trabaho. So in short, hindi po ako nakapagtrabaho at wala po akong income. And then after a year naman, nabiyayaan din naman po ako ng business. At sa pag-ooperate po ng business na to, sobrang, dahil nga po wala po akong pinagkakaabalahan, masyado po akong naging hardworking sa aking business. At nakalimutan ko na rin po ang health ko. At di ko na rin po napansin na napapagod na po pala ako. Napubuyat at natetensyon sa mga empleyado. In short po, nabagot po ako ng stress. So sa after a year po ng pag-ooperate ng aking business, nakaramdam po ako ng sakit sa aking braso. Nagpa-check up po ako at ang sabi ng doktor, mag-ultrasound. So okay naman po ang ultrasound. Wala pong notable findings. At ang sabi pa, para daw po sure magpa-mammogram daw po ako. So sabi ko po sa sarili ko, I pray so hard na sana po paglabas ng resulta ng mammogram ko, sana po hindi big C. Kasi po ang nasa isip ko kapag big C, end na at finish na. So dumating po yung kinakatakutan ko at confirm po na breast cancer. Umiyak po ako ng umiyak, natungkot po ako kasi nung panahon po nasa hotel ako, lagi po akong check up, lagi po akong nagpapamamo. Hindi mo nawawala ang aking mammography. Sabi ko, bakit sa akin nangyari? Maaring may plano po sa akin ng Panginoon. So, hindi po lingid. Sa sobrang takot po at walang kawalan ng option, sinunod ko po ang payo ng doktor, nagpa-opera at nagpa-chemo. 2 years po ako nagpa-chemo, 8 cycles at 18 po. Yung 8 cycles po, nagkakahalaga po ng every session ng 7,000. Yung 18 naman po, nagkakahalaga po ng 40,000. So, sobrang masakit po sa bulsa, masakit din po sa katawan. Hindi pa po natatapos ang chemotherapy ko. Nagkaroon na naman po ulit ako ng matinding pagsubok. Sumakit po ang joint ko na halos hindi ko po siya mabend, hindi ko siya maitaas, hindi ko siya maroon. So one time at marami akong tinake na gamot, mga supplement, mga pangalan na ngayon ko lang nakilala. Nawala naman din effect hanggang one time nag-offer sa akin yung anak ko, si Allen Reformado, na itry ang 4-year. Hindi ako kumuha kasi sabi ko, mahal yan. At sabi ko sa kanya, saka na lang. Matagal na panahon hanggang sa nakilala ko rin si Andrew, yung kanyang bayaw. So, kumuha na rin po ako. Kumuha po ako ng isang bote.
Sa pag-inom ko po ng mga unang araw, wala po akong nakitang epekto. Nagduda po kasi ako kasi parang wala naman. Second, third day, hanggang nung pong ika-12 day, parang nakaramdam po ako ng ginhawa. Parang naramdaman ko po na naitataas ko na yung mga shoulder ko at naiikot ko na. So in short po, gumanda po ang pakiramdam ko. Naka-recover po ako at nagpapasalamat ako sa Porter. After 6 months, meron po akong follow-up check-up. Bone scan po. So sa bone scan, month of April 2018, lumabas po ang resulta. Nagkaroon po ng bone metastasis ang aking, kung saan po ako inopera. So sabi ko sa doktor, ano po ba yung bone metastasis? Ang sabi niya, kumalat na daw ang cancer sa buto ko. Nadurog na naman po ang puso ko kasi talagang sabi ko, bakit? Ba't ganon? So dahil nung panahon na yun, nakaigi sa akin ang porter, uminom po ulit ako. Ayun po, kung makikita niyo po, yung dad na yan, yan po ay cancer cell. Kahapon po, actually, nanggaling po ako sa doktor sa kanya. Kahapon ko lang po ito napabasa. March po nangyari. March po yan. Ano na, that's April. April po yan, 2018. So may front view, may side view. So ang sabi ng doktor, magpa-chemo raw po ako. Sabi ko, hindi na ako magpapakemo sa isip ko kasi talagang in 2 years, sobrang napagod na po ako sa pagpapakemo. Sobrang hirap na rin po yung dinadanas ko, pati rin po sa gastos. So after 3 months, inulit po ulit ang bone scan. Nagpatuloy po ako sa porter. Ang naging findings pa rin po, consistent bone metastasis. So kung makikita niyo po sa second, lumiit na po siya. So sabi ng doktor, okay, lumiit. Sabi niya ganun, hintayin mo na lang ulit ang 6 months. So patuloy po akong umiinom. Nakakita naman din po ako ng ano sa kanya, sa product eh. So after 6 months po, March po ito, 2018, nung nasa conclusion po, interpretation, nakalagay po, no definite evidence of metastatic bone disease. Grabe po, kahapon po, galing po ako sa Manila Doctors. Pinabasa ko po siya. Kung makikita niyo po yung aking bone scan, clear na siya. So sabi ng doktor, ano yung ginawa mo? Sabi niya, hindi ba nabangga yan? Sabi ko, no. Wala po akong ginagawa sa bahay. Baka nung inoopera ka, nung time na yan, nagasgas. Dok, 4 years na po ako na-opera. Sabi niya, ha? Sabi, hindi ko ano. Yan mo na, importante gumaling ka. Salamat. So sabi ko talagang, kung meron lang po akong video, may cellphone ako ng panahon, baka na-video ko, napakita ko po ang facial expression ng mukha ng aking doktor. Saya, salamat po sa 4 years. Siya po ang naging daan. Para ako po ay gumaling. Thank you po.